Sa isang disyerto sa gitnang Asia, matatagpuan ng isang buta sa lupa na kasing laki ng isang football field at ito'y nag-aapoy. 51 years nang patuloy na nagliliyab ang butas na ito at talagang mamamangha ka dahil hanggang ngayon mga eksperto kung paano papatayin ang apoy. Kaya naman tinagurian itong gate. Sa isang disyerto sa gitnang Asia, matatagpuan ng isang buta sa lupa na kasing laki ng isang football field at ito'y nag-aapoy. 51 years nang patuloy na nagliliyab ang butas na ito at talagang mamamangha ka dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng mga eksperto kung paano papatayin ang apoy. Kaya naman tinagurian itong Gateway to Hell. Of the country's gateway to hell, a fire that has been burning for several decades. I have found hell on earth. This has been a fire that has been burning for almost 50 years. This is incredible. It's so beautiful. Mapapaisip ka talaga na baka nga may malaimpyernong pwersa na pumuprotekta sa pagliliyab nito. Pero paano nga ba nalika ang butas na umaapoy? At ano ba ang meron sa ilalim? Bakit ba hindi mamatay-matay ang apoy nito? Ito na kaya ang daan patungong impyerno? Yan ang ating pag-uusapan sa video natin ngayon. Hukay na nag-aapoy ay tinatawag na Darvaza Gas Crater. Matatagpuan ito sa Karakum Desert sa bansang Turkmenistan. Kinikilala rin ang crater na ito sa katawagang Door to Hell at Gates of Hell. Dahil sa laki at patuloy na pagliliyab nito sa mahabang panahon, aakalain mo talagang tila ito na nga ang daan patungong impyerno. Pero ano nga ba ang katotohanan sa pinagmulan ng Darvaza Gas Crater? Ito ba ay natural na likha ng kalikasan o ito ba ay gawa ng tao? Maging ang istorya ng kanyang pinagmulan ay balot ng misteryo. Dahil walang mga opisyal na talaan ng mga pangyayari, wala talagang makakapagpatunay ng tiyak na pinagmulan ito. Pero ang mas popular na pinaniniwalaan ay ang pagkakadiskubre dito ng mga grupo ng Soviet geologists noong 1971. Ayon sa mga kwento, nagukay sa disyerto ng Karakum ang mga Soviet scientists upang humanap ng langis. Ngunit sa halip na langis, natuklasan nila ang isang packet ng natural gas. Di nila inakala na natamaan nila ang isang underground na yungib, dahilan para magsimulang gumuho ang kanilang hukay. Resulta ito sa tatlong malalaking sinkholes kung saan tumagas ang methane gas, isang natural gas sa ilalim ng lupa. Ang sinkhole ay may lawak na 69 meters at may lalim na 30 meters. Upang mapigilan ang pagtagas ng methane, nagdesisyon ang mga Soviet geologists na sindihan ng isang butas. Ang prosesong ito ay tinatawag na flaring. Ito ay isang pamamaraan na ginagamit ng industriya ng langis at gas para maalis ang mga hindi kailangang gas sa pamamagitan ng pagsunog nito sa ilalim ng mga kontroladong kondisyon. Ang inakala ng mga geologist, makukontrol nila ang pagtagas ng gas at mananatili lamang ang apoy sa loob lang ng ilang linggo. Pero doon sila nagkamali dahil makalipas ang halos 51 years ay patuloy pa ring nagliliyab ang tinaguriang Gateway to Hell. 51 years na walang patid na pagbuga ng lava at apoy. Kung susumahin nga daw, noong 80s pa lamang ay 15 to 16 billion cubic meters ng gas kada taon na ang nailabas at nasayang mula sa crater na ito. Natural gas na maaari sanang mapakinabangan ng bansang Turkmenistan. Kamakailan lang ay nagpa siya ang presidente ng Turkmenistan na manawagan sa mga eksperto para patayin ang apoy sa hukay. Dahil sa pangamba ng posibleng panganib na dulot nito sa kapaligiran, gayon din ang panghihinayang sa nasasayang na natural gas. Noong January 8, 2022, nagsalita si former President Gurbanguly Berdimuhamedow sa National TV para hikayatin ang mga eksperto na humanap ng solusyon upang tuluyan ng mapatay ang sunog sa Darvaza Crater. Aniya, nawawalan tayo ng mahalagang likas na yaman kung saan maaari tayong makakuha ng malaking kita at gamitin ang mga ito para sa pagpapabuti ng kapakanan ng ating mga mamamayan.
Hindi ito ang unang beses na nanawagan ang dating presidente dahil noong 2010 ay ipinag-utos niya na rin solusyonan ito ngunit hindi nagtagumpay ang mga eksperto. Pero paano nga ba pipigilan ang pagliliyab mula sa tila di nauubos na natural gas? Paano mo tatangkaing pigilin ang nagngingit-ngit na likas na apoy na kalahating siglo nang nagliliyab? Dahil isa itong crater, ang pagkakalubog nito sa lupa ay tila nagbigay sa kanya ng likas na depensa laban sa anumang malakas na hangin, dahilan upang manatili itong nagliliyab sa mahabang panahon. Mapapaisip ka talaga na baka nga may malakas, mapanganib at malaimpyernong pwersa na pumuprotekta sa pagliliyab nito. Kaya isa pa rin itong malaking misteryong bumabalot sa Gateway to Hell kung paano ito papatayin. Samantala, habang wala pang konkretong plano mula sa mga eksperto kung paano pipigilan ang malaimpyernong pagliliyab, mananatili itong isa sa mga pinakasikat na tourist attraction ng Turkmenistan. Noong 2015, tinatayang mayroong 50,000 na turista ang bumisita dito sa nakalipas na 5 taon. Ang paligid nito ay naging sikat na destinasyon para sa wild desert camping. Di mo na nga naman kakailanganing gumawa ng bonfire dahil mayroong likas na apoy. Yun nga lang, di ka maaaring mag-ihaw dito ng marshmallow dahil bukod sa delikadong gumuho ang lupa sa paligid nito, kung tatangkain mong lumapit, tiyak na bago maluto ang marshmallow ay ikaw na muna ang unang matutusta. Pero meron na nga bang nagtangkang lumapit o bumaba sa nagliliyab na crater? Meron bang naglakas loob na tuklasin kung ito na nga ba ang daan patungong impyerno? Noong 2013, isang explorer na nagangalang George Corones ang naging kauna-unahan at natatanging taong nakatapak sa tinaguriang Gateway to Hell. Suot ang isang special heat-resistant suit at breathing apparatus, bumaba si Corones sa crater bilang bahagi ng scientific expedition na naglalayong pag-aralan kung meron bang organismong nabubuhay sa napakainit na lugar na ito. Naging matagumpay ba ang misyon ni Corones? Nakatakas ba siyang buhay mula sa hukay ng apoy o nagmistula siyang inihaw? Ayon kay Corones, habang unti-unti siyang ibinababa sa crater, napaisip nga siya na para siyang baked potato. Bagamat naging matagumpay naman siya sa pagkuha ng mga samples na nagpapatunay na may mga bakterya ngang nakakasurvive dito, di niya malilimutan ang takot na kanyang naramdaman. Ayon sa kanya, habang bumababa ay naririnig niya ang dagundong ng nagngangalit na apoy. Sabi pa niya, aasahan mo talagang makikita ang demonyo na kumakaway sa iyo. Malawak at malalim na crater sa gitna ng disyerto. Walang patid na pagbuga ng apoy at lava. 5 dekadang pagliliyab. Sino nga ba ang hindi mapapaisip na maaring ito na nga ang daan patungong impyerno? This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!